So hanapin natin tong line na to, walang number eh. So lagay natin yung ating tracer sa tone, then hanapin natin sa mga wire doon. So gagamit tayo ng cable tracer. So lagay natin sa tone. So hanapin natin yung internet line ito. Iba may numbering ito, wala. So try natin. So testing muna. So hanapin natin ito sa mga wire. Hanapin natin sa mga wire na ito. Wala. Ito wala. So itong number 1. So ito yun, number 1. Buti meron na siyang connector. So i-co-connect na lang natin sa switch. So ito yun. So ito nga yun, number 1. Ito lang yung may tunog na ganun. Ito yan. So hindi ko lang mapaano nang maganda kasi hawak ko yung aking camera. So ito yan, number 1. Ito ang ating lalagyan ng i-connect sa ating network switch kasi meron tayong in-install na bagong computer. Kuhin natin yung wire. Dalhin natin dito sa ating ano, server. Makonect natin sa ating network switch. So ayan. So pagagapangin pa nila. Paabutin lang natin doon. Bulbul dito sa taas eh. So bago natin ipasok sa mga cable tray, sa cable trunking. So temporary connect muna natin. So kung ito ba talaga, kasi mamaya i-layout natin, ipasok natin sa trunking. Tapos padalhin, paratingin natin dito sa network switch. Tapos hindi pala siya. So temporary connect natin. Then, hindi pa siya umilaw kasi hindi pa nakapower rin yung computer doon. So try natin. So connect natin tong wire dito sa outlet niya, internet outlet niya. Then connect natin dito sa CPU. Then power on natin. Try natin kung gagana ang internet line niya. So may connect na rin natin yung internet line niya dito. So nag-bibling siya, ibig sabihin may internet connection niya. So try natin sa PC. Yan, may internet connection na siya. Torch switch, so nag-bibling siya. So sure na rin tayo na may talagang may internet siya. So ilalagay na natin dyan sa trunking and then ipipix na natin permanently. So ito na yung wire, pinapasok na natin sa trunking. Papunta lang sa trunking. Dahil sure na tayo na ito yung wire kasi gumana, nagkaroon na ng internet. So sasaran na natin ulit yung cable trunking. So ito na yung data cable niya. So narito na siya sa loob ng ating network switch ng ating server. So i-connect na ulit natin. Ayan. Kaya na siya, nagbibling siya. Indication na may network connection siya at nakakonect siya sa system unit. So tapos na ang ating ginawang trabaho. This time mag-transfer naman ng telephone lines. So yes, lalagyan natin ito ng telephone line. Hanapin natin yung 114 na square. Hanapin muna natin yung ganyan ito. Natin sa tone, hanapin natin sa PABX, and then susupply natin yung available na 114.
wire. So ililipat natin siya sa terminal strip. Ang 114 natin ay nasa strip number 6, fair number 7. So doon natin ililipat yung wire na yan. So tatry natin. Dahil may link nito, nagre-ring, tinawagan. So try natin tawagan 114. So 114 yan, pero walang telepono nakakabit, nagre-ring sa system. Minsan na magulo. So ito is strip 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then pair 7, alisin natin yung wire na nakakabit, then ikabit natin itong nakita natin na wire na ito. So try lang natin itong wire na ito. Okay, so advance natin ito isa. May linya na, nagkulay dilaw na yung ating tracer. So kanina nag-loose, inalis ko sa outlet where nilagay ko. So ngayon meron na yun, kulay dilaw na yung ating tracer. Lagyan natin ng telepono. Try natin lagyan ng telepono kung gagana, at malaman natin kung 114 nga ba ito. Analog line tayo, so kanina yung where dito nakalagay sa baba. So ito ay 4 digital line. So dahil analog yung ating telepono, walang digital display, so nilipat ko dito. Kasi nung unang tinry ko, walang dial tone. So try natin ngayon. So ayan, meron na siyang dial tone. Tatawag tayo sa ibang number para malaman kung 114 pa talaga ito. Nag-re-ring. Sagot sa digital. Try tayo ng ibang number. Huwag tayong dumayal ng number 155. Hello? Hello? Wait ha? Okay, shut down. Huwag tayo ng isang number. Answer. Please answer. Please answer the phone. Hello. Okay, thank you. Tatawagan naman natin. Tagal. So ayan, nagre-ring na siya. So tama ang ating ginawa, mga kalinya. Hello. Okay, thank you very much. Okay. So for this time, yun lang muna ang ating video tutorial. So thank you po sa inyong lahat. God bless po. Tapos na ang ating ginawang trabaho. Okay na ang telephone at internet line. So see you in the next video. God bless you all, mga kalinya. So ibabalik na natin sa lalagyan ng ating tracer. So double check lagi, dapat naka-off siya. So ayan, naka-on. So dapat naka-off siya before natin itabit, para hindi ma-drain ang ating battery. Para sa susunod na paggamit, so naka-ready tayo, meron tayong battery sa ating tracer, so hindi siya malobat. So that's it for today's video. So sana kahit actual na ginawa ko yung trabaho video, nakatulong sa inyo, mga kalinya. So God bless po sa inyong lahat.